Isang magandang araw sa lahat ng ating mga kaagapay. Saan mang dako ng daigdig kayo naroroon. Ako ang inyong kaagapay na Yusuf Germino. At sa araw na ito, gusto ko po lamang ibahagi sa inyo ang aking maliit na kaalaman tungkol sa paggawa ng self-watering container pot na ang gagamitin po natin ay ang recycled na empty bottle ng soda. Kagaya niyan. Ang ating pong kakailanganin sa project na ito ay kunting, ito ay tela na galing sa map o map head, soldering gun o screwdriver or Phillips blade, piraso ng papel na sasapat sa circumference ng ating bote ng soft drink. Ang ating finished product po ay ganito ang magiging itsura. Ito po ay isang planter container pot. Ayan, na may dalawang bahagi. Mamaya ipakikita natin kung paano natin ginawa yan. Ano. May lupa at ito po ay sibuyas. Alam naman natin na parte na ng pagluluto ng maraming putahe nating mga Pilipino ang murang sibuyas. Kaya naisipan kong ito ang itanim dahil nung isang araw nagprito ako ng isda at ginawa ko, pinaugatan ko yung pinakapuno nung young onion na aking nabili at eto na siya. Ayan. At ang meron pa tayong isa dito na siya naman nating itatanim doon sa ating gagawing self-watering container pot. So, sisimulan na po natin ang ating maliit na demonstration kung paano gawa ng self-watering container pot na gawa sa empty soda bottle. Ang una po natin gagawin ay lagyan ng butas ang ating empty soda bottle. Meron po itong butas dito sa bandang ilalim. Ayan, kung makikita ninyo, dalawang butas. Yan po yung magiging overflow. Kung sakasakaling, halimbawa, itong pot na ito ay lagyan ninyo sa labas ng bahay at umulan, so hindi siya malulunod. Meron pa rin daluyan ng sobrang tubig. Pagkatapos natin butasan ito sa ibaba, kung saan yung magiging overflow, butasan din natin itong sa baba lang ng leeg ng soft drink bottle na ito. Ayan, binutasan ko siya ng apat na butas gamit ang soldering gun. Ayan, kung wala kayong soldering gun, pwede nyo rin gamitin yung screwdriver o kaya ay Phillips o kaya ice pick na iinitin ninyo sa kandila o sa kalan ng gasol o sa gasera man yan para siyang itusok ninyo dun sa bote at magkaroon ng butas. So, yan ang first part. Ang second part, hahatiin po natin ito sa dalawang bahagi. Bandang itaas lamang nung half part, half portion. Mga dito sa bahaging ito. Yan. So, pakikita ko sa inyo maya-maya kung paano natin after na ating hatiin. So, ayan na po. Nahati na natin sa dalawang bahagi yung bote ng soft drinks. Sabi ko sa inyo kanina, medyo sa bandang itaas lamang ng kalahati. Kaya, eto na siya. Yan. Medyo hindi maganda yung background natin eh. Maliwanag din eh. Kaya hindi masyadong makita, no. Pero, ayan yung kalahati ng eting top portion na siyang magiging pot. At eto naman yung bottom portion na siyang magiging water reservoir ng ating self-watering container pot. At, sabay sa paghati natin kanina, nilagyan na rin natin to ng hiwa kung saan papasok yung itong ating map head na siyang magiging wick o mitsa na magpapapanik ng tubig papunta dun sa pot. Ipakikita ko sa inyo maya-maya lamang kung paano natin ginawa yan. Gagawin yan. So, bali, ito po yung ginawa natin dun sa map head. Ibinuhol ko lamang tapos ipinasok ko dun sa hiwa na ginawa ko dun sa pinakatakip ng ating soft drink bottle. Huwag nyo pong subukang ipasok itong mitsa sa pamamagitan ng daliri ninyo dahil kayo ay siguradong masasaktan. Kaya gumamit po kayo ng isang matulis na bagay kagaya ng halimbawa yung itong blade na ito. So, i-atras nyo lang yung pinaka-blade niya
Yan o kaya yung dulo ng gunting o kaya dulo ng screwdriver o Phillips para po ipasok. Ngayon, ibabalik lamang po natin ito dito sa pinakapuno. Pinaka ito yung magiging pot. Yan. Mahirap palang gumawa ng iisang kamay lang ang available, ano. Pero ayan, so we just screwed the cap back. Tapos ayan, nakalawit yung kabilang bahagi ng mitsa at ilalagay natin, ipapatong natin yan dun sa other half ng ating bote. So, ayan na. Dalawang bahagi ang ating water reservoir, tapos yung ating pinakapad. Dito natin ilalagay yung lupa. At sa pagpapatuloy po ng ating maliit na maigsing demonstration sa paggawa ng self-watering container pot, mga kaagapay, narito po, binalot ko yung ating bottom part ng papel. Ito yung magiging nating reservoir. Binalot ko siya para kung halimbawa sa labas nyo siya ilalagay, eh hindi lulumutin kahit maarawan. Ayan, nilagyan ko lang ng pagitan para dun sa ating overflow at saka para masilip ninyo kung may tubig o wala, ano. Ayan, so ibabalik na natin ngayon yung pinakapat niya sa ibabaw, ipapatong natin. At ito pong lupang itong ginagamit ko ay mixture ng commercial potting soil na mabibili ninyo sa inyong mga supermarket, sa mga garden shop. At meron itong kasamang perlite. Yung mga puti-puti na nakikita ninyo, yan ay perlite. At ito namang clay balls na ito ay hydroton. So, one part na commercial potting soil mix, half part ng perlite, at a half part ng hydroton. At ilalagay ko na yan dito sa ating pot. Pagkatapos, itatanim na natin yung ating young onion. Ito siya. Ang ating young onion na ilang araw ko nang pinauugatan. Bali, ito ay kasama nitong mga onion na nakikita nyo dyan. So, finally, maitatanim ko na siya dito. Okay? Mamaya-maya lamang ay pakikita ko sa inyo yung ating finished product.